Nababahala ang Filipino-Chinese community sa balitang dumarami ang mga insidente ng kidnapping matapos mag-viral sa social media ang messaging apps. Ang report na umabot ng 56 ang insidente ng kidnapping sa loob lamang ng 10 araw. Nagpatawag ng pulong ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce kasama na ang 35 asosasyon ng Filipino-Chinese community at ayon kay Movement for Restoration of Peace and Order Chair Teresita Ang Si, bagyang tumaas mga kaso ng kidnapping pero fake news naman ang pananakot lang at pananakot lang ang bilang ng mga kumakalat sa social media. There is no truth that you cannot just go out because you might suddenly just be taken. It is true, cases are worsening. Own records, MRPO, those who report to us, nag-average ngayon 5 to 6 cases a month. Tinanggi rin ni PNP spokesperson Jean Fajardo ang sinasabing 56 na insidente ng kidnapping. Pero karamihan umano sa mga pagdukot ay may kinalaman sa mga Chinese national at Philippine offshore gaming operators o operations o ang POGO. For 2022 po, ang naitala po ng AKG na kidnapping cases po ay nasa 11. Tatlo po dyan ay tinatawag po natin yung mga traditional kidnapping for ransom. Yung POGO related po ay nasa 7. Samantalang yung casino related incident po ay nasa 1 po. Nakatagda namang ihain ni Senator Grace Po ngayong araw ang resolusyon para imbestigahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang mga insidente ng kidnapping. Layan din na niya ng pagdinig na matukoy ang ginagawang aksyon ng pamahalaan para matukoy din ang mga responsable sa naturang mga kidnapping umano.